Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang maiksing story na ibabahagi namin sa inyo. Sabi nila, experience is the best teacher. Sabi ko naman, teacher is the best experience. This is a story kung bakit ko nasabi yun. Isa lang naman akong ordinaryong college student ng mga panahon na yun. Hindi bobo at hindi din naman sobrang talino. Average lang kumbaga. Nakakakuha naman ng mataas na grade kahit na hindi mag-review. Ang kaso lang, tamad akong gumawa ng assignment and projects dahil kinain nga ako ng sistema ng computer games that time. Habang naglalaro ako isang araw sa computer game na kung tawagin ay Dota, ay may biglang nag-pop up na message ng GC sa room namin na minimension ako at ng iba pang mga klasiko. Sinasabi nila na, "Hoy, delikado kayo kay Ma'am Ceci. Yung project nyo, isubmit nyo na raw tonight. Kung hindi, bagsak ang iba sa inyo." Kinabahan naman ako dahil wala pa nga akong nasisimulan. Kaya naman nagpasya akong wag munang maglaro at mag-reply sa GC. "Ano ba number ni Ma'am Ceci?" Tanong ko na agad namang binigay ng isa kong classmate. Agad kong itinex si Ma'am. "Hi Ma'am Ceci, si Ian po to." Ang text ko. "Oh, Ian? Bakit? Isasubmit mo na ba yung project mo?" Tanong ni Ma'am. Yun nga po sana, Ma'am eh. Hihingi lang po sana ako ng konting palugit. Please, Ma'am, maganda naman kayo at mabait eh." Reply ko na may halong pambobola. "Hay, naku kang bata ka. Napakalakas mong mambola. O siya, sige. Bibigyan kita ng extension. Pero wag mong sasabihin sa mga klase mo na binigyan kita, ha?" Reply ni Ma'am. "Oo naman, Ma'am. Salamat po ha. The best talaga kayo." Sagot ko. Lumipas ang mga araw. Ay araw-araw kaming nagkakatext ni Ma'am Ceci. Mas naging makulit, cheesy, at mas naging close kami sa isa't isa. Pero hindi namin pinapakita na close kami pag nasa school. Makalipas ang ilang linggo, ay nagsalita si Ma'am Ceci na ilan sa amin ay delikadong bumagsak kapag mababa ang nakuha naming score sa test. Kabilang ako ron. Kaya nagulat ako kasi akala ko ay dahil close kami ay automatic pasado na ako. Pero hindi pala. Kaya kung gusto raw talaga naming pumasa sa test, ay open daw siyang mag-tutor sa amin sa weekends. Pumunta na lang daw kami sa bahay ni Ma'am. Total, libre lang naman. Napagpasya namin ng ilan kong kaklase na pumunta. Tsaka, baka chance ko na to para mas lalong mapalapit kay Ma'am. Dumating ang weekend at after lunch kami nagpunta doon sa bahay ni Ma'am kasama ang ilan sa kaklase ko. Makikita mo naman na palung-palo si Ma'am sa kanyang suot. Talagang lutang-lalutang ang kanyang kaputian at kaseksihan. Normal lang naman ang lahat ng nangyari ng araw na yun. Talagang makikita mo ang passion ni Ma'am sa pagtuturo. Marahil siguro dahil fresh graduate pa si Ma'am noon. Natapos ang pag-tutor ni Ma'am at sinabi niya na yung mga nakagets na ng tinuturo niya ay pwede nang huwag bumalik. Pero kahit gets ko na yung tinuturo niya, ay nagpanggap ako na hindi ko pa rin nagigets dahil gusto ko siyang makita at makasama pa next time. Sumapit ang gabi at nag-text na naman ako kay Ma'am nang kung ano-anong sweet messages at pambubola. Nagsimula na rin kaming mag-call paminsan-minsan. Ganon ang routine namin kapag weekdays. Pag weekends, ay tuloy pa rin ang pag-tutor.
habang tumatagal ay paunti ng paunti ang tinuturuan ni Ma'am Ceci na estudyante hanggang sa ako na nga lang yung matira. Solo akong pumunta sa bahay ni Ma'am. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko noon, pero tumuloy pa rin ako. Kumutok ako ng pinto at wala pang isang minuto ay agad akong pinagbuksa ni Ma'am Ceci. "Hi, Ate Ganda." Bati ko sa kanya. Sinadya ko na hindi siya tawagin na Ma'am. "Ganda ka dyan. Kahit kailan bolero ka iyan. Pumasok ka na," ang sabi niya. Dahil wala naman daw ang kasama na estudyante, ay sa sofa na lang kami pumuesto para daw mas komportable at presko ang pagtuturo niya sa akin. Katabi ko lang si Ma'am at nasa right side ko lang siya na abala sa pagbuklat ng libro. Pansin kong bagong ligo ito dahil medyo basa pa ang buhok niya. Nakapambahay lang siya. Naka-t-shirt ng white at naka-short ng manipis at maiksi. Kaya naman panay ang sulyap ko sa makinis niyang hita. Habang tinuturuan ako ni Ma'am, ay nakatingin lang ako sa kanya. Hinayaan ko na mapansin niya na nakatitig lamang ako sa kanya. Ramdam kong medyo na-awkwardan siya sa ginagawa ko. Kaya bumalik ang tingin ko sa libro. Sa kalagitnaan ng pagtuturo niya, ay naglakas ako ng loob na ilapag ang kamay ko sa legs ni Ma'am Ceci. Sobrang kabang-kaba ko nung panahong yun, pero hindi naman nag-react si Ma'am. Grabe, damang-dama ko ang init ng balat niya. Hindi pa ako nakontento. At mas iniangat ko ang kamay ko. Akala ko magre-react na siya, pero nagkamot lang ito ng ulo. At sa isa pang pagkakataon, ay mas inaangat ko pa ulit. Hindi talaga nagre-react si Ma'am, dahil siguro sa gusto niya rin. Tumino ko kay Ma'am Ceci at tinawag siya. Paglingon niya, ay agad ko siyang sinunggaban sa labi. Wala pa akong nakakatabing babae sa kama ng mga panahong yun. Pero may karanasan naman na akong humalik. Akala ko ay pipigilan ako ni Ma'am Ceci. Pero nagulat ako nang tumugon siya. Malambot-lambot ang labi ni Ma'am Ceci. Medyo matagal din ang palitan namin hanggang nagtungo ang labi ko sa tenga niya. Walang salitang lumalabas sa amin that time, maliban sa mga pigil na boses ni Ma'am Ceci. Makalipas ang ilang saglit, ay kumala si Ma'am Ceci at nagsimulang itilapon ang mga suot niya sa sahig. Para akong hihimatayin sa langit na nasilayan ko. Grabe, ang lusog! Makalipas ang ilang minuto, ay biglang tumayo si Ma'am Ceci at inayos ang buhok niya. Sabay sabing, "Iyan, walang makakaalam nito ah, promise me." Tumango lang ako at hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Bigla ko siyang hinila at idiniin sa sofa. Pero bigla niya akong tinulak at sinenyasan na sumunod sa kanya papuntang kwarto. Pagkarating namin sa kwarto ay nagulat ako nung humiga na si Ma'am. Lumapit ako sa kanya para muling suyuin ang mapupula niyang labi. Ngunit nagulat ulit ako nang hatakin niya ako bigla. Pinahiga niya ako at agad siyang sumampa sa akin. "Marunong ka ba iyan?" tanong niya sabay kagat labi. "Hindi nga po mami." Sagot ko naman na kinakabahan. "Hayaan mo, tuturuan kita." Sagot ni Ma'am Ceci. Sa puntong yon ay tuluyan na ngang umuga ang malambot na kama ni Ma'am Ceci. Maingay pala siya, kaya naman lalo akong ginanahan.
dito ko rin nalaman na matagal-tagal na rin daw siyang hindi nakaranas ng ganito. Simula nung maghiwalay sila ng boyfriend niya, noong nag-aaral pa lang siya sa college. Kaya pala halata ang panggigigil ni ma'am sa akin. At halos mabaliw siya sa tindi ng tinatamasa. Lumipas pa ang ilang oras. At kung ano-ano pa ang itinuro sa akin ni ma'am na pwesto sa higaan. Hanggang sa tuluyan na nga kaming makarating sa Rurok. Ay, kakabagod ka? Ba't ang tagal mo? First time mo ba talaga iyan? Tanong ni ma'am sa akin habang hinihingal. Opo ma'am, first time ko po kayo. Thank you po ah. Ang galing niyo po talaga. Ang galing-galing niyo. Nagkaroon ng ilang second na awkward moment of silence. Kaya binasag ko. Pwede pa ba nating ulitin to next time, Ma'am Ceci? Tanong ko. Basta ba magbe-behave ka at hindi ka magkukwento sa iba, malaki ang chance. Sagot ni Ma'am. Hindi na ako nagsalita at binigyan ko ng matamis na halik si Ma'am Ceci. Nakailang ulit pa kami ni Ma'am ng araw na yun. Pagka-uwi ko ay mas naging sweet kami sa text at call. Sa classroom naman ay sobrang professional namin. Walang makakahalita na may namagitan na sa amin. Hindi niya rin ako binibigyan ng special treatment sa grades, kaya mas nag-aral ako simula noon. Tuwing weekend naman, pumupunta ako sa bahay niya para makascore sa kanya. Tumagal ang setup namin na ganito for a year, until kinailangan niyang lumipat ng school na pagtuturuan at ng bahay niya. Sa ngayon sobrang layo na namin sa isa't isa. Ngunit hindi pa rin nawawala ang communication at sweetness namin ni Ma'am Ceci. Hanggang dito lang po muna ang maigsing karanasan ko tungkol sa aking crush.